Good morning guys, magandang buhay po sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa farm, sa kubo pala, ayan ang farm. See, nararating ko lang galing sa Laguna. So titingnan natin ang mga tanim natin, kung ano na ba ang mga nangyari, tsaka kung ano na yung kailangan nila, kung kailangan na ba ng abono ulit or spray or so mag-iikot-ikot muna tayo mamaya. Nagluluto muna tayo ng almusal kasama natin si Burnok. Burnok. Si Elmo to, galing Batangas City. Ganito na siya kalaki. Bantay dito sa farm. Medyo malalaki na talaga ang ating sili. Kailangan na siguro ng ano nito. Balag. Kasi matataas na siya. So baka mga sa susunod na araw, lagyan na lang natin ng balag tsaka mag-aano na pala niyan. Magpo-poste na. Kasi ayan na sila oh. Ayan oh. Matataas na sila oh. Ayan. Matataas na. Ito maliit lang. Pre-nonin ko siya at pinutol ko yung mga sanga dyan. Tapos ayun, ang daming sanga sa taas. Ang daming bunga. Ayan oh. Ganda pala pag pinuproning sa baba. Naadaming bunga. Mamaya pupunta sa panigang. Titingnan natin kung ano nang resulta dun. So tara. Yan, pasyal muna tayo. Ikutin natin itong taniman. Parang kailangan diligin. Dilig muna tayo. Parang ano eh, tuyong-tuyong ang lupa. Kaya magdilig muna tayo. Yan, magpatubig muna tayo. Laki na ng bunga. Patubig muna. Kaso parang may nangulot ang dahon. Yan eh. Dahon sa tubig. Yan, magpatubig muna tayo. Dami ng bunga dito ah. Oh. Dami ng bunga. Nakahabaw na sa lupa. Dami ng bunga nila. Kailangan ng gulayin. Makakapagluto na ng sinigang. Sinigang na sili. Kaso dikit sa lupa. Yun yung nakabaon na sa lupa. Oh. Patubigan muna natin. Ito nagbaraluktot na. Nagbaraluktot. Nabaon sa lupa. Yan. Marami na siyang bunga. Malalaki na ang iba. Dito oh. Oh. Malaki na. Pwede na mag-harvest yata sa sunod na araw. Uy, magpatubig tayo. Malaki na ang bunga ng sili. Ayan o. Malaki na. Kaway-kaway mga ka-farmers. Tayo nagpapatubig ngayon. Ah. Patubigin natin sila para malusog. Ayan. Sirap ng buhay. Ah, mainit na. Pawisan na tayo. Iba yung ano, init. Tagalagang tagaktak ang pawis mo. Kailangan tubig ka lang ng tubig. Iwas high blood. So, malapit na magtanghali kaya magluluto na ako ng ulam namin. Para mamaya pag gilid nila is may pagkain na. So fire. Umulan kanina kaya pala grabe ang init kaninang umaga bago magtanghali. Sobrang init. Diba? Tapos mga alas 3. Umulan. Saglit lang. Binasa lang konti ang lupa pero wala. Hindi asahan na pangdilig kasi mababaw lang yung ano, baon ng tubig. Kailangan pa rin magdilig. Para bukas maghapon okay yung lupa, may panlaban. Nagdamo pala kami dun kanina sa kamutihan.
Tapos si Erling naghuhulip. Tapos si Uti nag-i-spray. Yan. Yun o. Nasa kaya pang-dilig? Yung lagadira. Pagdiligin ko yung doon sa dulo. Yun. Green na pag naulanan. Naglalaro. Kakawat. Naglalaro lang. So ayan, natapos na dito si Erling sa bandang gilid na to, sa kabilang side na to, natapos na siya maghahok ng lupa. Ayan, kaya maganda na tingnan, maganda na siyang tingnan, para nang nakakama. Tapos doon lang sa kabilang tutuloy naman bukas, kasi nagtatanim siya ng ano, mga bakante. Tinatamnan niya ng ano, hulip, yung mga namatay dati. Tataniman para hindi masayang ang space. Tapos si Uti ay nag-i-spray. Ayun, nag-i-spray siya. Siya nag-i-spray ngayon. Tapos si Erning ayun, naghuhulip. Siya nagtatanim ng ano, yung mga namatay na sili, pinapalitan niya. Tapos si Jory Boy naman nandun sa kabila, nagdadamo doon sa may kamuti, kasi ang daming damo ng kamuti. Sana makasurvive ang kamuti. Maganda na magtrabaho ngayon, magdamo, kasi di na gaano mainit. Parang ano, mapag, kasi umulan pero ang lamig, parang nasa Baguio lang. Oh, nasa binggit, nagtatanim ang mga lagulag boys. Ayun, mga magsasaka. Kung mapapansin nyo pala, hindi pare-pareho ang laki nitong siling panigang, pero sabay-sabay ang tinanim. Kahit yung doon, medyo maliliit pa siya. Kasi ang nangyari kasi dito is, sa sobrang busy namin tsaka kulang pa sa tao, napuno to ng damo. As in, puno ng damo pati yung sa baba. Wala nang makitang sili, lagpas sili. So, pinarecover namin. Buti, kinaya namin damuhan lahat to. Kaya ang nangyari, nung nawala yung damo, yun, bumula sila. Bumiglang laki. Yung sa baba, pinaparecover pa namin yun. Kasi grabe din ang damo na, sinapit nun. Yun ang medyo matagal na naka-stack kasama ang damo. Kaya yun ang medyo parang nabansot. So, aagapan na lang namin sa abono para medyo makahabol siya. Buti nga ngayon, medyo nagigreen na sila eh. Kasi dati, as in dilaw, tsaka ang payat. Ang daming damo, tapos ang tataas nila, payat. Mas mataas pa yung damo. Pagtanggal namin ang damo, bigla na lang silang ano, yuyoko. Manghihina kasi mabibilad sa araw. Tapos nung natanggalan na namin ang damo, yun, inabunuan, tapos spray. Ito, medyo malaki na to kasi nauna tong damuhan. Naunang damuhan yan. Yun, malalaki na naman nga ang damo. I-sprayan lang namin to bukas. Tapos itong iba, delay. Delay talaga. So, maliliit pa sila. Tapos yung mga kasabayan nila is ito. Laking diferensya, oh. Ito yung kasabay niya. Tapos ito yung mga ngayon pala nagre-recover sa damo. Buti, agree na yung dahon nila. Wala kang makitang tanim dyan. Puro yan damo.
Di ko lang nabidyohan noon kasi ang iniisip ko baka recover agad, matanggal agad yung ano, yung damo. Ang ginawa pala namin para madamuhan yan, green scatter lang yung gitna. Tapos yung ito, yung pinaka ano niya, kama, yun ang minanumano namin. Ilang araw din to para lang makarecover ang pananim. Tapos yung drum na yan, nilagyan niyang kanina ng ano, tubig kasi nagdilig kami. Salok na lang ng salok dyan ng tubig, lagadira. Meron din mga pailan-ilan na mortality tulad nyo, no? Meron din dalawang namatay. Ang ginagawa ko, pag may namatay na dalawa, lalagyan ko ng panibagong tanim tatlo para medyo dikit-dikit sila. Kaso ngayon, wala na kami pananim. Ubus na. Kasi yung in-order ko na iba, napahabol, hinulip na namin dyan sa gitna. Tinanim na namin dyan. Baka maghanap na lang ako kahit isang tray. Pero sa labuyo, kailangan pa. Mga isang tray pa din. Kasi marami pang taniman dun. Kulang pa. Tapos mayroon pang huhulipan. Ang kamote, huhulipan din kasi maraming namatay. Gawa ng dinamo. Ito nga, oh, puro damo yan. Oh. Kamotehan yan. Kamotehan yan. Dadamo, tatanggalan pa namin ang damo yan. Inuna muna namin dun sa taas. Tapos dito sa baba, tingnan ko sa baba kung naka-recover na. Medyo okay-okay na yung kamote sa baba. Puro damo yan. Yung dito, puro yan damo. Singubat yan yan. Sa ilalim yung puro yung kamote. So di ko alam kung lalaman pa yun o hindi na. Baka hindi na yun maglaman. Sana makarecover pa itong mga kamote. Itong sili, oh, ang payat niya. Oh, kasi nabtaburan siya ng damo. Ayun, oh, ang payat. Hmm. Tapos ito pa, oh. Medyo nakarecover na to. Ayan, ang papayat pa. Oh. Tataas pero ang papayat. Ito. Ngayon lang yan na-expose. Sa araw at sa kasaliwanag. Kasi balot yan ng damo. Lagpas-lagpasan dyan sa kanila ang damo. So, ayun guys. Hanggang dito na lang. Mag-iikot-ikot pa ako. Titignan ko kung ano pang mga problema dyan sa paligid. So, bye-bye. God bless. Peace out.